Hello mga Inday! Welcome to Inday Sari Sari. Please like and subscribe to my channel. I would like to thank my sponsors, Young Optical, Dr. Benita Panugayan of the first floor of Lawag City Commercial Complex, and Dr. Stephanie Serapio of Serapio Optical of 1017 Pedro Hill, Paco, Manila. December 13, 2019. Ang Inday, Fla-Fly na naman kasama ang sponsor. From Lawag going to Manila. Pagdating namin doon, my gosh, we took a bus, umuulan, shuttle service from terminal to terminal na lang naman siya, di ba? And wait sa huli, may tip ako. At habang naghihintay sa terminal, picture-picture muna, syempre, Christmas! Merry Christmas, mga Inday! Diba? Nawawala ang boses? Nagdadalaga! At syempre, umaga pa ang flight namin kaya waiting galore. At eto na! Pasakay na kami, going to our final destination! Final destination nga ba? Di nga. Ang taray ng ilaw, di ba? Parang, walk this way, walk this way. Sundan mo ako ang beg. Saka naman nakakita ng ilaw, Habang sinusundan mo, sinusundan ka rin, di ba? Wow. At hello, Singapore! Diba, nag-effort ako ng video-video ng keme. Ng yung gumagalaw na kemero sa sa ibabaw ng... Yan. Yung bitana na yan na malaki sa ceiling. Diba? Effort akong nag-video-video. Nang doon sa malayo yung pala. Doon lang sa pipilihan ko, meron namang isa. Sus, my gulay! Pinahirapan ko lang ang sarili ko, diba? Ay, nako. Pero in fairness, nakakaaliw. Nung una, walang ilaw. Pero nung tumagal-tagal, nakabay na sila ng kuryente. May ilaw na, diba? But wait! There's more! Ano ito nilalakad namin pagkahaba-haba? Tapos, umaambun na bun pa. Saan ang punta? Saan? There's more. Hindi Singapore ang final destination namin. Pero, teaser lang to. Teaser nga ba? Parang di naman. Para makita naman lahat, diba? Well, sa totoo lang, ang mga sponsors, magkukrus kami! We're going on the Royal Caribbean Cruise Line na Quantum of the Seas. Alam nyo ba, this is one of my bucket list. Ang makasakay sa cruise. Kaya, wait nyo ang next episode! Hello mga Inday! One thing pag nag-travel ako, lol, diba? Ang mahilig ako magdala ng mga hoodie jackets. Alam mo naman ang panahon, weather. Nakatali lang siya parati sa aking bewang. Para mabilis kong gamitin, like nagbiglang akong lamigin or biglang umambon sa labas, sa destination or something. Para may protection na kahit papano, diba? Pero, may tip ako sa inyo. Pwede
pa lang gawin siyang neck pillow. Di ba, usong-uso yan. Pag nakita mo mga nagtra-travel na iba dyan, dahil naka-clip sa backpack nila or bit-bit-bit nila yung mga neck pillow para pag habang nagtra-travel, may nakalagay sa leeg and whatever. Eh, nakalimutan ko yung neck pillow ko at saka parang hassle masyado. May extra keme na umaano sa bag mo, di ba? So, naisip ko, why not use my jacket as a neck pillow? At nagamit ko naman siya one time. Hindi naman siya ganun ka-flamboyant na super supportive and everything. Pero, kahit pa paano, nasusupport naman niya yung leeg ko. Laki na leeg ko, di ba? At least kahit pa paano, nakatulog naman ako kahit pa paano. At saka hindi na masyadong, alam mo yon yung pag natulog ka sa matagal sa ano sa bus or airplane or whatever is yung pag nagising ka naka ni stiff neck, di ba? Yun, stiff neck. Naisip ko lang ngayon, di ba? Ayun, kahit pa paano, i-support siya sa leeg mo para hindi ka magka-stiff neck. Kung tingin mo masyado nang marami kang dala, one thing na pwede mong i-convert ay ang yung jacket. Pakita ko mamaya kung paano yung gawin. Watch this! Ang gawin nyo muna is from sa ilalim, i-roll nyo paakyat. Yan. Yung jacket nyo, dala. Paakyat. Ayan, at least meron na siyang support dito. Tapos, kung gusto nyo, i-hood nyo ito sa ulo nyo or konting i-roll nyo papakyat para mas may makapal ng konti. And then, tali nyo na siya sa leeg nyo para may instant neck pillow na kayo. Diba? What do you think?